LG. 32 inches. Ang problema nito ay nagpa-power on pero walang display. Ayun o. Yun. Nagkakaroon siya o. Tapos, nagsa-shutdown. Pero mayroon siyang backlight. Buksan natin. Yan yung kanyang model. Ayan. LG 32. At yan naman yung kanyang power supply. Mayroon siyang T-con. At ito yung main board. Ayan. So, ang problema nito ay walang display. Ayaw mag-display. So, mag-check tayo dito. Try natin kung may masukat tayong BGA saka BGL dito. So, kung normal yung BGA saka BGL natin dyan, ibig sabihin, may problema na yung kanyang salamin. Pero kung wala tayong masukat na maayos na supply dito, ibig sabihin, pwede ang problema nito tikon or nasa salamin ang problema. So, abang tayo dito. Mag-aabang tayo sa kanyang tikon. Sa BGH lang, okay na. BGH, abang tayo. Ayan, BGH, saksak. Ayan, umilaw siya, pero bagsak yung supply natin. Wala siyang supply, okay. So, umilaw na yung unit natin. Bunutin natin. Hang natin yung ribbon. Okay, hang natin ribbon. Check natin yung BGH nya. Itingnan natin kung magkakaroon. So, mayroon siya pag nakahang yung ribbon. So, ibig sabihin niyan kung mayroon siya na nakahang ang ribbon, may problema sa ating top board or sa ating salamin. So, buksan natin yung ating salamin or top board. Check natin yung cuff nito. Kasi pagdating naman dito yan, negative naman tayo na magkaroon ng short yung ating circuit dito or ating SMD. Yan. So, ang problema kasi niya, ayaw magkaroon ng DC to DC pag nakakabit yung ating top board. So, ibig sabihin, may short yung top board natin or yung cuff natin may sunog. So, buksan natin muna yung cup nito. Titingnan natin kung malinis yung cup. Walang lamat, walang sunog. Okay, so ito na yung kanyang source cup. Titingnan natin kung okay pa yung cup nito. So, okay naman. Wala namang sunog dito. So, kadalasan yan, ang sunog yan ay dito. Itong side nito, nagkakaroon ng tim or umido or sunog. So, okay naman. Wala namang sunog. Sa kabila, tingnan natin. Yep, yun, yung sa kabila natin kita yun. So positive, mayroong tama sa kabila natin, no? So may sunog siya dito sa side na to. Okay, sana magawa pa natin ito. Balik-balik natin. Yan, ang dumi ng source cup niya. So ang dumi niya. Okay, marumi, ayusin na lang natin. Okay, so yan yung tama ng ating cup. Yan, no? So, positive nga, may lamat yung ating cup. Dalawang sunog, ko. Oh. So, medyo sana magagawa pa natin ito. Kahit yan na yung kanyang sunog. Sana kaya pa. Ayan, ang laki din ang sunog niya eh. Sana makuha pa natin ito. Okay, linisin natin. Okay, so yan na. Linisin na natin yan.
Okay, so medyo mahirap talaga siya linisin dahil napakatino na nito. So sana magawa pa ito. Sana makuha pa natin ang problema nito. Kahit butas na yung kanyang source cope ay sana pwede pa. Okay, so nalagyan na rin natin ng varnish. Binarnish na natin pero napakanipis lang ng varnish na kinabit natin para hindi mabilis lang siya matuyo. Para lang iwas sa corrodit ulit. So sana gumana pa siya. Testing natin. Okay, sana okay pa siya. Yan. Yan. So itong side na to mayroong lamat, mayroong sunog. Yan, yan yung may sunog. Sana pwede pa. Ayan o. So sana umubra pa ito. Sana gumana pa siya. Sayang. Okay. So ito na. Try natin kung magkakaroon ba tayo ng DC to DC pag nakakabit ito. So tingnan natin pag nagkaroon ng DC to DC ito, may display yung screen natin. Kasi yung mga ganito kasi pwede kahit sira yung isang side, pwedeng gumana pa yung screen nito kahit ito ay walang side cop. So try natin kung mayroon tayong digits. Okay, saksak ko lang. Yun, meron siyang BGH, oh. So, hindi nag-shutdown yung BGH niya. Yun, hindi nag-shutdown. Sana meron ng display, no? So, sana, kung may display ito, sana okay siya. Yun, ha? So, okay pa. Yan, okay pa siya. Okay. Okay, so naka-set up na siya. Sasarado na lang natin tapos final test natin. Okay, so yun na yung ating LG. Okay na siya kahit na sunog siya at narinis natin ay pwede pa. So yun, no. Okay siya. So hanggang dito na lang yung video natin. Ang ginawa lang natin ay nilinis lang natin yung sunog na cope. Tinanggal natin lahat ng sunog. Tapos, nung nalinis natin at wala nang short yung ating circuit, nilagyan natin ng electrical varnish na manipis para ma-insulate natin yung circuit natin na hindi na siya ulit magkakaroon ng umido. So, tapos, medyo patuyuin lang natin ng konti. Tapos, pwede na siya i-testing. So, ito na. Okay na siya. Yun, no?